Sa linya na natin si Congressman Joel Chua na ikatlong distrito ng Maynila at chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Makikibalita tayo what is expected to happen today. May meron, hearing mamaya eh. Kong, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Hi, magandang umaga, Alvin and Doris. Opo. Sa lahat ng tagapakinig. Opo. Ano bang asahan natin ng mga kababayan natin na nagmo-monitor sa hearing today? Sinong star for today? Kahapon po, nakatanggap po tayo ng sulat galing po kay Attorney Zulueca Lopez, yung chief of staff po ng ating Vice Presidente. Oh. At sa kanya pong sulat, mukhang sinasabi po niya na siya po ay darating ngayon. So, antayin po natin kung talaga pong darating siya ngayon. Ah, kaso categorical, sinabi niya, I will be there. Ah, see you there. Yun po yung pinarating po sa akin ng aming comtech. Okay. So, info po, darating po siya ngayon. Ano po ang layon natin na makuha ng mga impormasyon mula kay Chief of Staff yun, Zulueca. Ah, oo nga pala. Lopez. Ano po ang ating impormasyon na dapat makuha sa kanya? Well, ang kasi nung naalala po ninyo nung nakaraang committee hearing, ang binanggit po ni Attorney Sanchez na ang tanging nakakaalam lamang po daw ng nitty-gritty details dito po sa confidential fund ay number one, yung SDO. Number two, si Attorney Zulueca Lopez. At number three, yung ating Vice President. Parang limited sa kanilang tatlo lamang. Sila po yung nakakaalam ng detalye at konteksto ng confidential fund. Kaya lang po kung paano ito ginamit. Kaya lang kung baka ang sasabihin mamaya ang kanyang linya ay invoke my right to remain silent or I invoke my right against self-incrimination. Mm. Ay paano pag ganyan ang sagot? Siyempre, re-respetuhin po natin 'yan dahil karapatan naman po nila 'yan. Pero siyempre, lalong maglalagay lamang ito ng maraming katanungan sa isip ng ating mga kababayan at siyempre sa mga miyembro po ng ating committee. Opo. Ano ba yung pwedeng ipaliwanag ng Chief of Staff among the, kasi maraming kontrobersiya partner, di ba? May kontrobersiya sa mga safe houses. Yeah. Yan kay yung Piatos, Mary Grace Piatos. Oo. Saan banda critical o crucial yung testimonyo nitong si Zulueca? Unang-una, ang daming issue tungkol po dito sa confidential fund. Hmm. Kung titignan po natin dito po sa OVP, kasi unang-una gusto kong malaman, siya po ba chief of staff dito lamang po ba sa OVP? O chief of staff din siya dito din po sa, excuse me po, sa DepEd? So, kung sa OVP po, iba rin po ang issue doon, iba rin po ang issues doon sa DepEd. Sa OVP po, ang isa po sa mga matinding issue, yung nakita po natin, yung sa nirentahan nila na mga safe houses. So, saan? Anong mga detalye nito mga safe houses na to kung nalalaman po niya? Tama. Oo. Pero sa kabuuan, Kong, kasi nawala na rin ako sa pagkwentahan, partner. Oo. Magkanong amount na ba ang medyo questionable ang liquidation o yung pag-i-explain? Ano? Kasi nakita natin. Oh, diba, although ang confidential fund, acknowledgement receipt lang pala talaga ang kailangan. Yun nga. Magkano na ba so far yung medyo questionable? Alam mo, Alvin, Doris, ang suma total ng confidential fund ay 612.5 million. What? For both DepEd and OVP. For both DepEd and OVP. So, lahat OVP yun? Po 500, 112.5 sa DepEd. So lahat yun, ngayon, questionable? Sa ang, lahat ng ano? 612.5 million, lahat po ang justification nila dyan ay puro acknowledgement receipt lang. Pero ganun, linawin muna natin, baka sabihin nila mali yun. Pero ganun talaga ang nature nun, di ba? Pag confidential or intelligence fund, acknowledgement receipt lang din naman talaga ang kailangan. Tama po. Pag sinabi mong acknowledgement receipt, ibig sabihin, tinanggap nila yung pera. Ganun lang. Pero kung paano nila ginastos? Ako po ang SDO. Oo. O kayo po kunyari yung tatanggap, bibigyan ko ng reward. O pagbigay ko po sa inyo ng let's say 50,000,
ipirma po kayo dun sa acknowledgement receipt na natanggap ninyo yung 50,000. Oo. Pero it appears na parang isang tao lang ang pumirma ng lahat. Iyon nga po ang ating kino-question dito. Dahil kung titignan ninyo yung acknowledgement receipt, makikita po dyan, meron po dito na mga pangalan, isang pangalan, pero makikita ninyo iba-iba yung pirma. Oo. So, halimbawa, Doris Bigonia, dalawa o tatlong acknowledgement receipt, pero magkaiba yung pirma. Meron naman, magkaiba ang pangalan, pero yung stroke, kung paano isinulat yung pangalan, parang parehas. Oo. And then, yung Mary Grace. Yung tinta, parehas. Oo. Yung Mary Grace Piatos. Sa, yung Mary Grace Piatos. Ano ba to? Totoong tao ba to? O pinaghalo lang? O ginawa lamang to just to justify? At may mga acknowledgement receipt ha, na walang mga pangalan. Walang pirma. Ha? Pwede ba yun? Joseph. Kaya nga po. At meron din po mga acknowledgement receipt na ang date po ay yung mga panahon na wala naman silang confidential fund. Naku po, dasko naghalo-halo na, no? Kaya nga. Naghalo-halo kasi nga po, ang theory po namin dito, nung binigyan sila ng AOM, o yung tinatawag natin na Audit Observation Memo ng COA, tinahanapan sila ng mga ebidensya, doon lang sila ura-urada gumawa ng acknowledgement receipt. Kumbaga inimbento, inimbento lang. And because of the volume, 612.5 million, na-overlook na nila yung ibang mga petsa, yung mga pangalan. Ah, tama yun. Ano? So, lahat ng nakapangalan doon sa acknowledgement receipt, ipapatawag ba, kagaya ng Piatos, sinahanap natin. Nahanap ilang yan. Acknowledgement receipt ang pirmado ni Piatos, ni Mary Grace Piatos? So far, isa pa lang po yung napakita. Ang nakapansin po kasi neto, si Congressman Akop. Siya po ang nakapuna dito at siya rin po ang nagpresenta. Kaya nga po, ang susi po talaga dyan, ito nga po, yung SDO, yung Chief of Staff, at saka si ang ating Vice Presidente. Para may paliwanag naman din nila. Baka mamaya, totoo naman yan. Ngayon, kung ito naman ay let's say, masasabi natin na it will involve national security. Dahil sinasabi nga po natin, ito po ay itong confidential fund ay ginagamit para sa mga intelligence gathering. Papayag naman po tayo na magkaroon ng executive session. Tama. Kung sakasakali. Sino ba? Dahil baka mami, matatakot sila. They will fear for the life ng mga kinuha nilang mga informer o kung sino man. Ano naman tayo? Basta't ipaliwanag lang nila ng maayos. Pero pwede ba yung naman po ang sa atin eh. Pwede ba yung Mary Grace Piatos ang justification? Di alias lang kasi confidential agent to eh. Pwede. Alias lang. Para hindi siya mabuking na siya ay confidential agent. Pwede ba yun, Kong? Hindi yan ang lusot. Ayun, pag-uusapan natin. Pero sa akin, kung akong tatanungin mo, di lahat na lang yan, alias. Yan lang, oo. Ano mo, edi sa susunod, pidudida nilang ilagay ko siya. Pwede ilagay mo si ano, Kenny Rogers. Pwede, oo. O kaya medyo mahirap po yung gano'n. Edi pa paano natin mamomonitor kung totoo nga nakarating yung popondo doon sa dapat marating. Exactly. Si Soleka Lopez din po ba kung ang pwedeng makapagpaliwanag kung ano ang nangyari doon sa mga nirentahan na safe houses at bakit nagrenta ng safe houses? Eh bilang chief of staff, siyempre dapat alam po niya yan eh. Di po ba? So, siya yung pag sinabi mong chief of staff, ikaw ang namangalaga sa lahat. So, okay. After nung pinakapuno ninyo, yung vice president, ikaw na yung susunod na nakakaalam. May mga pagkakataon kasi na kung minsan, dinedelegate lang natin yung trabaho. So, pero ang chief of staff talaga, yan ang nag-oversee ng lahat. Okay. Kaya so, nga, malalaman po natin, mamaya, kung ano po talaga yung kanyang sasabihin. Mm-hmm. So, at least, baka makatulong din po dito po sa ginagawa nating pag-hearing. So, ang start today, si Zuleika Lopez. Sino pang attend, expected to attend today? Siyempre, aalaman din namin kung ano na ang nangyari dun sa service na, kasi nung nakaraan po, sinight po natin in contempt yung apat. So, malaman natin yung estado nito kung ito po ba ay na-serve na dahil ito ay may kaakibat na warrant. So, kung wala naman, magdidesisyon po kami kung ano po yung next step na gagawin dito. Pangatlo,
Siyempre, pinag-uusapan din namin na officially turnover yung yan, yung binabanggit po ninyong pangalan, si Mary Grace Piatos, eh baka involve na rin natin yung mga ibang national agency like PSA para alamin kung talagang may ganitong klaseng pangalan sa okay. tao. Sige, good luck po, Kong. Magmo-monitor kami. Ha? Maraming salamat, Kong. Thank you po. Thank you, Kong. Ay, maraming salamat din po, si. Thank you. Si Representative Joel Chua po yan, ikatlong distrito ng Maynila at chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.